19 ng Enero, ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakita ni Juan Bautista si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya, "Hayaan ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ito ang tinutukoy ko nang sabihin kong nagpauna na sa akin ang lalaking kasunod kong dumating sapagkat bago ako'y siya na. Hindi ko nga siya nakilala, pero dahil sa kanya, kaya ako pumaritong nagbibinyag sa tubig upang mahayag siya sa Israel." At nagpatotoo si Juan, "Nakita ko ang Espiritu na bumababa mula sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya nakilala, ngunit ang nagsugo sa akin na magbinyag sa tubig ang nagwika sa akin. Kung kanino mo makita ang Espiritong bumababa at nananatili sa kanya, siya ang magbibinyag sa Espiritu Santo. Nakita ko at pinatotohanan ko na siya nga ang hinirang ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, malalim na ugnayan sa Panginoon. Hayaan ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Malalim ang pagkakakilala ni Juan Bautista kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni Lucas, nabanggit kung papaanong nagtatalon si Juan sa sinapupunan ng kanyang inang si Elizabeth nang marinig nito ang tinig ni Maria, ang ina ni Jesus. Ito rin ang diwa ng mararamdaman sa mga pananalita ni Juan sa Ebanghelyo ngayon nang makatagpos niya si Jesus. Ito rin ang diwa na mararamdaman sa mga pananalita ni Juan sa Ebanghelyo ngayon nang makatagpo niya si Jesus. Nakita ko at pinatotohanan ko na siya ang hinirang ng Diyos. Marahil nagtatalon din siya sa tuwa. Ipinakilala ni Juan si Jesus bilang Kordero ng Diyos, tupang alay o lingkod ng Diyos, ang kahulugan ng salitang Kordero sa matandang tipan. Sa makatuwid, si Jesus ang lingkod ng Diyos na ipinahayag ng mga propeta na siyang mag-aalay ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ngayon pa lang, isang linggo matapos ang panahon ng Kapaskuhan, ipinapahayag na si Jesus ang tunay na Kordero na pumalit sa Korderong Pampaskwa. Iaalay niya ang kanyang buhay sa krus upang maligtas ang lahat ng mga sumasampalataya. Ang kanyang dugo ang maglilinis sa lahat ng bahid na iniwan ng kasalanan upang maging kaaya-aya muli sa mata ng Ama ang buong sanglilikha. Ito si Jesus, ang sanggol na lubos nating ipinagdiwang ang kapanganakan. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sikaping lumalim ang pagkakakilala kay Jesus tulad ng pagkakakilala sa kanya ni Juan Bautista.